morning guys, Mark here again at welcome ulit sa channel natin. Ngayong araw is i-demonstrate ko sa inyo yung dalawang aircon cleaner na kasalukuyang ginagamit ko. So yung isa alam nyo naman na yon, yung Flamingo AC Pro. Yun yung ginagamit ko ever since nakuha ko yung Rush, kasi noon nung naka-Eon pa ako, ang mga ginagamit ko noon is Mr. Mechanic and yung Abro. So, yun kasi is medyo pricey. Tumaas na nga yung presyo noon since last na bili ko noon. Nasa 600 pesos na ang isang lata. And ang downside kasi doon is nasa 300 ml lang siya. Kumbaga medyo pricey. Pero kung yun nga, kung may budget naman kayo, maganda yung dalawa yon, yung Abro AC Cleaner at yung Mr. Mechanic. So, nasa 600 yon, isang canister. Ngayon, bukod sa Flamingo, meron na ako isang bagong ginagamit. Itong Bi-Top Air Conditioner Disinfectant and Cleaner. So, 2-in-1 siya. Ito. So, bago natin i-demonstrate guys, is pag-usapan muna natin kung ano yung advantage at disadvantage ng bawat isa. Okay, so advantage and disadvantage. Okay, so magsimula tayo guys kay AC Pro. Ito, medyo konti na nga lang. So si AC Pro, ang advantage nito is unang-una, pag binili nyo siya, mayroon na siyang kasama ang hose na kagaya nito. Okay, so madali siyang gamitin. Halimbawa, hindi rush ang sasakyan nyo. Halimbawa, yung mga SUV na malalaki like Strada, MUX at kung ano-ano pa. Medyo malayo yung evaporator nun sa mismong blower. So, kailangan nyo ng medyo mahabang hose like this para ma-reach yung evaporator. Though, pwede naman kayong hindi na gumamit ng hose, kumbaga, syempre, mas marami lang kayong foam na gagamitin para umabot dun sa evaporator. Okay? Next, etong si AC Pro kasi 500 ml na siya and also mabango and proven effective. Diba? So, yun yung mga some of the advantages na itong ni Flamingo. Ang disadvantage naman sa kanya is medyo nung maraming nakaalam sa benefits ng paggamit nito is medyo tumaas po yung demand, kaya ubos, nagkaubusan. Konti na lang yung stocks ko ng ganito, marami din kasing namamakyaw, so yun lang. So yung bago naman, etong si Bi-Top air conditioner, disinfectant, and cleaner. Ang maganda sa kanya, ito, parang trigger sa barrel yung pang-spray. Pero, ang downside sa kanya is, yun nga, wala siyang kasamang hose pag binili. Ang pwede nyong gawin is, pwede kayong bumili nung yung drain hose na nabibili sa hardware na kakasya dito. Ayan, kakasya dyan. So, pagka nalagyan nyo yan ng hose, pwedeng-pwede niyang gamitin na for hard-to-reach areas sa evaporator. Sa Toyota Rush, guys, and sa Hyundai Eon, hindi nyo na kailangan gamitan ng hose. Pwede nyo na lang i-spray directly dun sa butas ng AC blowers. Sa butas ng AC resistor. So, especially sa Rush, napakadali kasi yung butas nung AC resistor niya is pababa. So, pag spray nyo ng foam doon, diretso po yun sa evaporator ninyo. Okay? So, for demonstration purposes, guys, dito tayo sa overhead evaporator mag-demonstrate para makita nyo rin kung ano ba yung mas maganda, ano ba yung, kumbaga, mas effective. Pero guys, para sa akin, depende na lang sa inyo and also sa availability. Ito si Bi-Top, mas mabango siya para sa akin
Kasi si flamingo medyo fruity kasi yung amoy nun. Ito kasi parang, what do you call this? Parang medyo hawig sa amoy ng Mr. Mechanic na parang fresh yung amoy. So, eto. And also guys, 350 lang to for 500 ml na. Diba? So, ang downside lang nyan compared sa flamingo is, yun nga, wala lang siyang hose pag binili. Okay? So, kumbaga meron namang workaround, dalhin nyo lang to sa hardware. Not necessarily itong buong lata. Dalhin nyo lang tong pang-spray sa taas and sukatan lang ng hose na kakasya para nga if you prefer using hose na rin, madali lang. Okay? So, let's go ahead and test it out. So, ang gagawin natin guys, si AC Pro, dito natin sa kabilang side i-spray si Flamingo at si Bytap naman dito. Okay? So, kung napanood nyo yung live natin sa AC evaporator cleaning, tinuro ko sa inyo na meron yan separate drain. So, itong kanan, meron yan drain dyan sa ilalim. And etong si kaliwa is meron ding drain sa kaliwa. Okay? So, i-spray muna natin, guys, si AC Pro. Ayan. So, si AC Pro dito. Ayan. And after spraying si AC Pro, eto naman si Bytap. Si Bytap dito. Yan. Ang kagandahan nito guys is si Bytap is no rinse formula, same with Flamingo. Yan. So yung foam nila parehas lang, medyo mas bright lang to si Bytap ng konti. So ang gagawin natin, we will let them sit for about 10 to 15 minutes or until completely mawala yang foam na yan, and then titingnan natin if yung coils ba may difference in terms of kulay, and titingnan din natin yung ano, what do you call this, kung gaano kabilis mawala yung foam. And eto na nga guys, 10 minutes has passed at yung foam sobrang konti na lang. We will now do a side-by-side comparison kung kaninong coil ba yung mas matingkad yung kulay para kumbaga makita nyo rin kung ano yung effective, if meron bang lamang or is it just the same. So, here it is. So, etong nakikita nyo guys, dyan natin in-spray si AC Pro and si Flamingo. Yan, may mga foam pa. Ayan. So, hindi yan guys dumi ha. Foam yan na in between, yung mga bubbles. Okay. So, eto naman si Bytap AC Cleaner. So, eto siya. And eto si AC Pro. Si Bytap AC Pro. Okay. So, para mas mapadali yung process, ang gagawin natin is bubuksan natin yung ating AC. So, start muna natin. And okay. What we're going to do guys is bubuksan natin tong overhead AC. Yeah. Takasan ko yung blower dito.
Yan. O baga, at least magkakaroon kayo guys ng idea kung kanino bang coil yung mas malinis, and also yun nga, kung meron bang lamang or is it just the same. Kaya malamig na. So yung pinapakita ko is kay Flamingo. Ayan, itong side na yan. Flamingo, and ito si Bytop. So kung sino yung mas malinis, or kung meron ba kayong napapansin na may lamang, I'll leave the judgment to you. Ayan. So yan, completely nawala na yung mga foam. And tingnan nyo guys. Okay, ito yung kay Bytop. Ito si ano ba to? Si Flamingo. So, palambigin natin siguro ng mga 5 minutes. Tapos, i-check natin yung cabin temp. Alright guys. So, eto na nga. Inaano lang natin for 5 minutes yung ating cabin para makita yung actual cabin temperature natin. This video, nag-compare tayo kay Flamingo AC Pro and kay Bytop air conditioner disinfectant and cleaner. So both 500 ml sa presyo naman 25 pesos ang difference. 375 si AC Pro, 350 si Bytop. Parehas yan available sa ating Shopee store. Yun nga, kumbaga preference na lang kung ano yung mas preferred nyo. Sinabi naman or napag-usapan naman na natin kung ano yung advantage at disadvantage ng bawat isa. Eto guys, so again, ayan si Bytop, tapos eto si AC Pro. Okay, so kayo nang bahala kung ano, kanino yung sa tingin yung mas malinis, pero para sa akin parang parehas lang, diba? Ayan. Tapos, ilang minutes na ba? So, 3 minutes pa actually yung ano, pagpapalamig natin sa cabin. Pero, sige, tingnan natin yung cabin temp natin after 2 minutes. So, nakamax out ako ng blower sa harap pa. Same with sa likod. So, tingnan natin. So, nasa 15.2 degrees tayo. Yan, yung binubuga niyan, yung sinukat natin. So, 15.7. Sige, bigyan pa natin siguro ng mga 2 more minutes. So, ito yung setup. Kaya ako nilakasan yung blower, guys, para mabilis maubos yung foam dito. Okay, yan. So, wala naman na. Pwede na natin siyang ilagay sa siguro mid na settings. Okay guys, so after 2 minutes, ayan, so after 2 minutes guys, check natin ulit yung cabin temp. So kanina 15.2, 15.7, so tingnan natin ngayon. So 14.3. So yun guys, 14.3 degrees Celsius yung binubuga na lamig galing sa ating air AC vents, and hindi pa yun guys yung kumbaga max na lamig niya, pero at least you have an idea yung kumbaga yung ginagawa nating AC cleaning, yung blower ay very very effective. To think the yung unit ko is going 1 year,
And also, since day one, nilagyan ko na ng cabin filter yung aking Toyota Rush. And every 2 to 3 months, pinapalitan ko po yung aking cabin filter kasi medyo mabilis siyang dumumi. Okay? So, hassle din kasi pagka, di ba, dumumi yung blower, ang dami mong lilinisan versus magpapalit ka lang ng cabin filter, medyo matagal-tagal kang maglinis ng blower ng aircon mo. And also, di ba, napakalamig pa rin nung ating air conditioning system. So, yun nga, yung mga hindi pa nagkabit ng cabin filter and hindi naglilinis ng evaporator, you might want to consider doing those DIYs. Madali lang naman and very, very economical siya gawin. And yun lang. So, again guys, kung interested kayo, meron yan sa Shopee store ko, parehas. And if you have any questions or meron ba kayong mga inquiries, please use the comment section sa baba or pwede nyo akong PM sa aking Facebook account. That's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung ating video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa ating mga bagong uploads. And for car parts and accessories guys, please do visit my Shopee store. Link po sa aking link po nasa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.